okay, another video mga course dito sa M3. Pag-usapan natin bakit malakas po sa langis yung kanyang motorcycle. Unang-una syempre, may mga tagas. Ito hindi naman masyadong malik. Mapapansin niyo naman, nagli-leak lang siya pero hindi siya talaga naglalawa. Ngayon, ang mga tanong diyan, ang katanungan diyan, bakit malakas po sa langis ng motor na to? Okay? So, 'yan yung mga madalas na ano eh. Sabi ko nga sa inyo mga Kowalski, pag hindi kayo nagpapa-standard tuning, magkakaloko-loko ang motor natin. Okay? So, ang problema kasi mga Kowalski, hindi po kasi nasusunod yung guide na binigay ng manufacturing. Okay? Yung mismong engineer na to, nagbigay na po ng guide sa atin para hindi po tayo, hindi magka-problema yung motorcycle natin o matagal silang magka-problema. Okay? So, ano yung binigay na ano na guide? So, andyan nga, nakikita nyo. Meron po dyan na idle speed. So, pati yan, sinecheck lahat dyan. 162, ano? 152, 17. Okay? Yung ignition timing. So, 8 hanggang 12. Kung mapapansin dyan, 10 plus at saka minus 2. So, ibig sabihin na yan, nagre-range siya sa 8 hanggang 12. Ignite, so ibig sabihin na yung MacWorski, yung power ng spark plug. Okay? So, ito siya. So, base tayo MacWorski, kung bakit nagbabawas na lang isang motorcycle, lalo na dito sa MIUI. Dahil po, hindi nasusunod ang spark plug gap ng ating motorcycle. And then, hindi nasusunod yung tamang spark plug na nandito sa ating motorcycle. Okay, so papaliwanag ko sa inyo mga Kowalski para may konting idea tayo. Okay. So mga Kowalski, ito yung kanyang spark plug. Kanina lang napalitan, 'di ba? Ito yung standard pa na spark plug, stock pa to, CR6, okay? Ito po yung standard. Ngayon sukatin natin. So ang binigay na guide 0.6 mga Kowalski ah. Yan. 0.6 hanggang 0.7. Ngayon, ang gap ng kanyang ano ngayon, spark plug ay nagre-raise na po siya sa 1. 100 na po ire. 0.1. Ayan oh. Higit pa mga Kowalski kasi pasok na pasok eh. Then maluwag pa siya. So pasok siya hanggang sa 1.1, mga ganun mga Kowalski. Pasok siya. So ang ano lang nila, ang sinasabi lang nila na ano, hanggang 6 hanggang 7 lang. So napakaliit lang po na yung mga Kowalski. Kaya dyan kami bumabase. Ganito yung mga Kowalski para mabilis nyo maintindihan. Ang spark plug gap na mga ano ng mga M3 dapat po nasa tamang sukat yan. Dahil pag wala sa tamang sukat, lalaki po ang spark ng spark plug. So dyan yung mapapansin sir, di ba malakas pag ano? Malakas. Yan. Kasi nga malakas yung spark ng spark plug. So tama po yun. Kaya marami nagbebenta ng racing spark plug kasi nga nakakalakas sa motor. E ano naman epekto sa langis? Siyempre malaki po yung mga Kowalski. Ganito lang, simple logic lang naman yung mga Kowalski. Pagka po malakas sumabog ang ating combustion, mabilis po mag-init. Pag may ina sumabog, diba? Di may ina rin mag-init. Logic lang yung mga Kowalski. Di po ba? Ngayon, hindi po siya nababaklas. Tumaas siya ng tumaas. 6 siya, hanggang 7 lang dapat. Hanggang 11 na po siya. O 110, mga ganon, millimeter yung kanyang sukat. Okay? Ganon na po siya kataas. 11.00 na, mga ganon mga Kowalski. Napakataas na niya. Napakataas na ng ano. Ano pala, 1.10. millimeter na yung kanyang sukat. So, ibig sabihin, mas lalakas po yung spark plug niya, yung spark ng kuryente. Pag lumakas ang spark, mas mabilis po siya mag-init. So, ang payo ko sa inyo, mga Kowalski, dapat talaga nagpapa-maintenance tayo sa mga marurunong tumingin na itong guide nung ano, binigay sa atin. So, madali lang naman yung mga Kowalski. Hindi po mahirap gawin tong ano na tong partner eh. Ang kailangan nyo lang talaga may diagnostic tools kayo na titingin dun sa may RPM. Okay, hindi pa pwedeng hula-hula yan syempre. Dun sa may ano, sa may degree, sa ignition timing, mache-check din natin yan. Kasi chine-check din po yung mga Kowalski. Dahil pagka sumobra, mas malakas pong uminit ang ating makina. Okay, and then yung sa may valve clearance, dapat nyo masunod yan. Yung langis na dapat para dito, dapat pong masunod yan. At saka yung gasolina. Napakahalaga po na yan para hindi po masyado magbawas ng langis. So yun lang mga Kowalski,
ay isang tips mga Kawarski kung bakit nagkakaloko-loko sa langis yung ating motorcycle. Hindi kasi natin na-check yung parameter o yung engine data natin, okay? Katulad ng mga spark plug, isa po yan sa nakakalakas ng kain ng langis, okay? So, ewan ko mga Kawarski kung naiintindihan nyo sinasabi ko, pero sure bull po yan kasi base po sa experience namin sa paggagawa ng motorcycle, yan po yung nakikita namin. Pagka nakikita namin malakas magbawas yung isang motor, gugulat kami, malaki na gap nung spark plug. Tingnan niyo yung mga yung mga standard o yung mga ginagawa namin. Pag na full maintenance namin, pagka bumalik sila at nagpa-change oil, nagugulat kami pa minor lang yung bawas na langis, hindi po siya sobra. Hindi kagaya nung dating hindi sila na full maintenance, alakas bumawas ng langis. So mga Kawarski, may connection po talagang ang spark plug sa pagkabawas ng langis. So ewan ko po, mag-comment na lang kayo mga Kawarski kung sa tingin nyo mali po yung yung idea ko. Hindi lang naman po idea to mga Kawarski, marami na rin po nakakalam nere, lalo na yung mga nagtuturo sa amin about sa FI. So sila po talaga yung mga mentor namin na nagtuturo sa amin ng about sa ganito. Naiintindihan lang natin kasi nga based on experience, marami tayong nakikita ganun talaga nangyayari. So mga Kawarski, I'm Kawarski, mechanic ng Bus Bulacan. So, sa mga gusto magpagawa sa amin, okay, so sa may mga katanungan, visit na lang po sa amin shop mga Kawarski, or maaari kayo bumisit sa aking page para sagutin po yung mga tanong ninyo mga Kawarski. So maraming salamat po sa mga tumatangkilig sa aming page channel mga Kawarski, at sana po wag po kayo malis dito, then magtutuklas pa tayo ng mga kaalaman about sa mga motorcycle, okay?